Ito, umagang umaga. Ganda. Dito na muna po dito sa kabila. Sa kabila. Sige. Ayun. Napakaganda ng araw. Ayun. Talaga na. So, ayun na yung isang food cart. Agang umaga. Ito ngayon dito sa Gowa, guys. Ayan, 6 o'clock pa lang ng umaga. May program maya maya. So, panigurado maraming tao dito. Ayan. Dito naman, ready na rin, guys, yung mga ano, food cart business. Ayan. Okay, sumagang umaga, 6 o'clock. So, nandito na tayo sa patio. Ayan. At ito nga, nakapalandra na yung dalawa natin. So, sa Bukana, guys. Isa doon at saka isa dito. Ayan. So, second hand lang yung food cart natin. Pero, okay na, guys. Ayan. So, parami na nung parami yung mga tao doon sa sports complex. At mamaya-maya, so, punong-puno na ng mga tao yan, guys. Na dadayuhin at saka dadagsay na yan ng mga, ano, ng mga deboto, ng mga tao. Tapos yung mga nagbibisita iglesia, panigurado, talagang napakaraming tao mamaya. Ito, guys, hindi pa muna natin binaba yung ano natin, yung signage. Hinihintay natin yung magbabantay sa atin si ate. So, ang kagandahan, guys, kapag ganito na umagang-umaga is nakapwesto na tayo. At least, hindi na tayo, guys, mahihirapan kasi napakaraming magpo-food cart ngayon. So dito naman kasi sa pwesto na to kung sino yung mauna. Kagabi, guys, nagpapwesto tayo dun sa Tagas at ayun nga, ayos naman. So mas maraming tao, guys, kapag gabi, kaya inabot na ng halos alas 11 yung mga tao natin bago sila nakarating dito sa ano, sa Gowa. So para ayos naman yung bentahan, maganda naman yung kitaan, lalo lalo na ngayong mga panahon na to. Guys, yung may tapos sa mga ano, fishbowl, tapos palamig, tapos doon naman sa cart parang sari-sari store, tapos dito naman yung mga burger sa dulo, tapos sa mga fishbowl, tapos dito palamig naman, tapos ito siomay ulit si Manoy. May ganito na mga event, importante talaga, guys, na ikaw yung mauna sa pwesto para at least syempre alam naman natin kapag may event, yung kita malaki. Malaki yung pwedeng kitain, kaya kailangan maging maaga ka sa ano, sa pepwestuhan para at least makakuha ka ng maganda-gandang pwesto. Kasi kapag natapat ka, guys, sa dulo, 'yun yung problema. Lalo na minsan parkingan ng mga ano, parkingan ng mga motor, ng mga sasakyan. So hindi lahat ano, pwede kang matakpan, at kapag natakpan ka, ayun. Patay ang negosyo. Pero kapag nakabuelo ka naman, maganda-ganda yung location na ano mo, at least tuloy-tuloy. So may posibilidad na dumugin ka, at syempre sa mga ganitong event, so yung mga tao, kung sino yung makita nila na nandyan, so dun sila, yun na yung bibili nila, guys. Nakarami na, wala, konti pa raw yung ano niya. So, eto, unti-unti nang nagdadagsaan yung mga tao. Pero eto, guys, ang kalaban kasi ng mga food cart business na katulad dito, yung syempre yung maulan na ganito. Kapag maulan, mahihirapan na makalabas yung mga tao. At eto na nga, ayan, marami mga dayo rin ng mga food cart. So syempre, dyan naman, tulung-tulungan lang at saka unawaan lang, kasi yung mga tao gusto rin kumita ng pera. Kaya ano, so kumbaga, intindihan na lang, respetuhan, tulong-tulungan. Kasi sa bandang uli, kapag kumita kayo, syempre pare-parehas kayong masaya. So, dun sa tanong ng marami, magkano ba yung pwede o posible nakitain sa isang food cart business kapag may event-event? So, depende yan, guys, sa mga paninda mo, kung gaano karami yung tinitinda mo. At depende rin, guys, kung magkakano ba yung pricing sa food cart mo. Kung matataas yung pricing ng food cart mo, pwede kang kumita ng 15 to 25K isang araw lang.
Pero kung yung pricing mo guys is pang masa, so okay na guys yung mga 3,000 hanggang mga 6,000-7,000 hanggang sa maximum na yung mga 10K isang araw. Pero dun guys talagang tagtaga na yun, pagod ka na. Kailangan guys meron ka ng alala eh, para at least ano, makabwelo-belo ka at syempre hindi ka masyadong mapagod. Kasi ibig sabihin yun guys, sobrang dami na ng customer na isa-serve mo kapag ganun karami yung benta mo. So eto na ang isang umaga dito sa patio ng Gowa. Nagtatingin na yung mga ano. Talaga naman fresh na fresh yung mga paninda ni ate ah. Ito guys, ready na si ate na kumita. Hey Manoy, ano pong tinda mo Manoy? Fishball? Ha? Fishball, ano? Kikiya, magkakano po? Magkakano yung pricing ng mga fishball? Fishball? Apo? Ha, 5 pesos. Ayan, pang masa, ano? Pwedeng. Tapos dito naman, show my guys. Dito pa. Ayun. Dito naman kay Manoy. Magkakano Manoy yung pricing ng siomay? 5 piso isa, ano. Tapos yung isang set po 20. Ayun, 4 piraso. Tapos dito naman guys, mga palamig. Ito. Ayan. So, 5 piso, 10 piso. Ayan. Ay kuya. Sa fishball nyo po kuya, magkakano? Fishball? Oo. Anong 5? Tapos kikiam? 5? 3. Ayun, pangmasa. Pwedeng-pwede, ano. Good morning po. So, nandun guys yung stage, dito naman yung para sa Easter Angel bukas, sa Linggo, tapos dito naman yung simbahan. So guys yung mga deboto, dayo-dayo na dito. So merong mga nagtitinda ng mga balloons, mga lobo-lobo, may nagtitinda ng tao, at syempre doon naman yung mga kainan, at saka meron din doon sa, ano, sa bandang itaas. So kapag magbibisita iglesia, parang mukbangan na rin guys, ano. So sa bawat dayo mo sa isang lugar, talagang makakakain ka guys ng mga masasarap na pagkain at saka yung special sa kanila. So yun yung kagandahan guys. At ito na nga guys, ayan. Talagang parami na ng parami yung tao, katulad na lang nitong mga nandito sa ano, sa gilid. Ayan, talagang makikita natin na ano. Talagang ano na ano sila. Yung iba naman talagang ano. Ayun, so tingnan natin. Ayun, mga taho-taho naman dito guys sa ano, sa kabila. So syempre kapag umaga guys, napakasarap kainin ng taho. Ayun. Tayo naman mga tsakoy-tsakoy, mga puto-puto, suman-suman. Ayun.